Isang mapagpalang oras po no, mga kapatid ko kay Kristo. Muli ito ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma, ng katotohanan ng ating pag-usapan. Ngayon po mga kapatid, meron po tayong isang napakagandang video na sasaksihan na kung saan po ang ating kapatid Mr. 721 Catholic ay magbibigay naman po sa atin ng kalinawan at komentaryo niya po patungkol po sa naganap na debate ni Brother Jando Alabado versus Dino Diaz. No, sasaksihan po natin mga kapatid yung pagpapaliwanag niya na si Dino Diaz ay ewan ko lang kung paano niya ipapaliwanag ito na meron daw no na nasabi doon na hindi na, kasi yung topic nila doon ni Brother Jando ay kontrahan daw ang teaching ng Catholic. Teaching ah, ibig sabihin that is doctrines no na tinuturo talaga sa simbahan in which yun po ay official. Ngayon, para naman kay Mr. 721 Catholic ay napatunayan mismo ni Brother Dino Diaz na isang Baptist na walang kontrahan pala sa teaching ng Catholic Church. Kung kayo po ay excited na, now ay makinig po tayo. Pero bago yan mga kapatid, inaanyayahan po kayo na please support Mr. 721 Catholic by subscribing and click also the notification bell and for you to be keep updated. And also sa atin pong mga bago lamang na mga viewers and supporter po, please keep sharing. And sa mga bagong kapanood lang po ng ating mga video ngayon ay please subscribe, click the notification bell for you to keep updated sa mga videos natin pong i-upload. Isang magandang araw, umaga, tanghali po sa lahat ng palaging nakasubaybay sa programang ito. Nandito naman po si Mr. 721 Catholic, ang inyong lingkod. Sa ngayon po, ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng subscribers natin na biglang dumami. Mula po tayo sa 33 subscribers at bigla na po tayong nakapapunta sa 52 subscribers mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. So sa lahat po ng hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ako po ulit si Mr. 721 Catholic. Humihingi po ng suporta mula sa inyo. Naway suportahan niyo po ang channel na ito para mapalago po natin ito ng husto. Please click the like, subscribe, and click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng videos nating gagawin. So ngayon kapatid, pag-uusapan naman na naman po natin ang nangyaring sagupaan sa pagitan ni Dino Diaz at ni Brother Janlo kagabi. So mga kapatid, alamin muna natin kung ano po yung unang stand ni Brother Dino Diaz. Kung may makukuha ba tayong aral doon o may makukuha ba tayong, kumbaga, may makukuha ba tayong kunting aral sa kanyang sinabi. Kasi ako mga kapatid, para wala akong nakitang kunting aral, kundi isang katatawanan kasi pakinggan na lang po natin mga kapatid. Mga kaibigan, no? Kung mapapansin po ninyo mamaya, mayroon pong mga dagdag na roles, hindi po natin siya mapilit o mapaamin, maaari siyang umiwas, pero tandaan po natin itong ating pinapatunayan, hindi po ito matutulan. Ano po? So ngayon po mga kaibigan at kapatid, ang paksa po namin na pagkasunduan, papatunayan ko na ang aral ng Katoliko ay kontrahan, no? Ang mga aral nila ay kontrahan. Ngayon, magsisimula po tayo. Pwede ba i-share ko po yung screen? Pwede ba ito ma-share? Paano ba ito, bro? Taglit lang ang time ko. Paano ba ito? Okay. Hindi pala ito ma-share. Maka-share screen ka, bro, kasi close ka. Pag Facebook siya, bro, paano i-share ba ito? Okay, hindi siya ma-share, mga kapatid, no? So, ayun, sa... hindi siya ma-share. So, sabihin mo natin, no? Dito na lang. Dahil hindi po ma-share, mga kaibigan, ay babanggitin na lang natin. Unang-una po... Unang-una po, mga kaibigan at kapatid, no? Naganap po ang una nating punto, ay kontrahan pa din, pero nakikita po dito yung mga haligi, no? Yung una, papatayin natin, mayroon pong kasinungalingan no, sa kanilang aral. Tulad na lamang ng mga kapatid, no, kung narinig niyo pong sinabi ni kapatid na Dino Diaz,
eh meron daw kasinungalingan sa ating aral. Ibig sabihin po, sa aral po ng Katoliko, meron daw pong kasinungalingan. Ibig sabihin din po, nabasa niya rin po yung Catechism of the Roman Catholic Church na kung saan po eh nasabi niya pong mali ang aral. Kasi po, kasinungalingan daw yung aral ng Katoliko. Pakinggan pa po natin mga kapatid. Tulad na lamang ng naganap na debate mga kapatid, no? Kay brother John Rick, nang bahagi din po siya ng samahang punto por punto na sinabi po sa debate po sa Debaters Convention, no? Ang ano niya, ang tindig niya po ay si Maria ay nilinis na daw po sa womb. Tapos sinabi niya po, no? On the spot na pagsisinungaling, hindi niya daw sinabi, no? Sa debate nila ni Pastor Rian. So ngayon hingihin sa atin ni Brother John Do ito, pwede ba, hindi Brother Rasha ma-play ba dito sa ano yung video? Na konti lang naman yon. Hindi ko talaga alam bro kung paano ba. Messenger lang kasi gamit ko. Hindi ko talaga alam paano. Oh, sige na lang, no? Kung hingiin niyo mamaya, isa-isa yung ipa-play natin, no? Nakita po natin mga kapatid, no? Yung kasinungalingan at kontra-kontra po ang kanyang paliwanag na sinabi niya, no? Na nilinis na si Maria pagkatapos hindi niya daw sinabi on the spot kung pagsisinungaling at kontrahan po. Saan ho ba ang bahagi ng taong sinungaling? Sabi po dito sa Revelation 21 verse 8, ganito po mga kaibigan at kapatid, no? Ay ian natin, basahin natin. Sabi dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makikiatid at sa mga manggagaway at sa mapagsamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat ng apoy na nagniningas sa apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. So yun yung bahagi po mga kaibigan kapatid ng taong sinungaling, no? Si John Ray po yan. Ikalawa. Ayan po mga kapatid, kaibigan, narinig mo nyo po yung sinabi ni kapatid na Dino Diaz. Siya po ay nanghusga ng isang tao. Kasi po narinig nyo naman po na talagang hinusgahan niya itong si kapatid na John Ray. Na sinabi niya pong sinungaling daw itong si kapatid na John Ray. At parang sinabi niya na rin po na si kapatid na John Ray ang nababasa dito po sa Revelation 21 verse 8. Tanong ko lang kapatid, Diyos ka po ba na para manghusga kung saan ito papunta? Diyos ka po ba para masabi mong sinungaling ito, kapatid, na Dino Diaz? Di ko lang po alam kung sino po talaga ang sinungaling, kapatid, na Dino Diaz. Nawa, isa lang po ang gusto naming sabihin sa iyo. Naway, mabigyan mo kami ng sapat na ebidensya sa iyong mga sinabi para hindi na naming kailang sandubihin kung sino ang sinungaling. Yun na po yung ebidensya mo ang magsasabi kung sino ba talaga ang sinungaling, kapatid, na Dino Diaz. Yan mga kapatid, napanood nyo po yung napakagandang idiniscuss sa atin ni Brother Mr. 721 Catholic. At dahil po nabitin kayo, huwag po kayong mag-alala. Click nyo lang po sa description title natin yung kanya pong karugtong ng video ito po upang mapanood natin ng full yung kanya pong napakagandang komentaryo. Again, please click yung nasa description po natin na link para po kayo ay mapunta sa full video na kanya pong ginawa.